Hi, hello mga matulungin Pinoy. Kamusta po kayo dyan? Sa video pong ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano po kayo mag-apply ng repatriation program po ng government. Kung kayo po ay nasa UAE, tamang-tama po ito sa inyo sapagkat alam po natin na ang UAE po ay naka-red list pa rin. Ibig sabihin, naka-ban pa rin po sila. So walang... Dahil sa banta ng Delta variant, extended ang travel restrictions para sa mga commercial flight mula UAE. Ang ilang Pilipinong stranded doon, nananawagang payagan na silang makauwi. Walang pumapasok dito sa Pilipinas na commercial flight. So, ang ginagawa po ng iba, dahil marami po sa ating mga OFW ang gusto na pong umuwi dahil po sila ay wala ng visa or overstay, walang trabaho. At pag wala ka pong trabaho sa UAE at ikaw po ay nakatira sa labas, talagang magastos. Pag wala ka ng visa, magastos din. So, ang isa pong option ay ang mag-apply ng repatriation program. So, ang ginawa ko po, ako po ay nag-apply ng repatriation program po ng government. Recently, meron po silang mga flight noong June 30, meron po silang July 10, July 12, July 17. Ako po ay nakasakay noong July 17 at ito po ay sponsored ng DFA. Or actually, yung pong mga flights po na yan ay OWA at saka DFA po yung sponsor. Ang ginawa ko po nung ako po ay nag-apply, minessage ko po yung OWA sa Dubai, yung konsulado po natin sa Dubai, minessage ko po sila sa WhatsApp, through WhatsApp. Meron din naman po silang number sa landline, pero mas maganda po sa WhatsApp kasi doon po nila isisend yung link. Pag message ko po sa kanila sa WhatsApp, nag-reply po sila. Madali naman po sila mag-reply. Nag-reply po sila at sinabi na ito pong link na ito, dito po kayo mag-apply. So, nag-apply ako. In short, pagkatapos ko po mag-apply, ilalagay ko po sa description po natin yung link para malaman nyo po. At nung nakapag-apply na ako, may natanggap po akong email. Ituturo ko rin po kung paano mag-apply. So, dito po sa video din na ito. So, in short po, nag-follow up, tinawagan ako. Nung ako po ay natawagan, tuwang-tuwa po ako actually. No? So, anong natawagan po ako, ang sabi po sa akin na maghintay na lang po kayo ng flight details. So, nung 17 po ako lumipad, July 17, mga July 13, no, July 13, gumawa na po sila ng group chat. Kasi ang ginagawa po ng UWA, lahat po ng mga kasama sa flight, ay inad po nila doon sa group chat. So meron po kaming group chat na for repatriation July 17. Doon po sinabi lahat ng mga kailangan, mga documents na kailangan. At ang mga documents po ay ganito. Pag ikaw po ay overstay, kailangan mo pong kumuha ng outpass. Ibig sabihin, outpass, kailangan mo magbayad. Pag overstay ka, kailangan mo magbayad ng fines mo at bibigyan ka nila ng outpass. Yun po ang isa sa mga requirements para makasama ka sa repatriation. Next po, pag ikaw naman po ay wala ng trabaho o wala ka ng visa, simple lang po, canceled visa lang po ang inyong ibigay sa kanila. Ngayon po, pag ikaw ay may trabaho pa at gusto mo lang magbakasyon sa Pinas kasi may kailangan ka or meron kang napaka-important na gagawin sa Pilipinas, visa copy lang po na kailangan, registered po yan sa OWA or OAC po ang requirements. Isa sa mga requirements para makabalik ka rin naman. Next po, pag ikaw po ay buntis, ang buntis po ay hanggang 34 weeks pwede mag-travel.
Pero meron po silang nire-required. Siyempre, yung pong mga ultrasound mo, kailangan po merong tinatawag na EM, IS or MS, tawag nila dyan, na ma-download po yan sa website po ng Philippine Airlines. Na kailangan fill-upan mo yon, papirmahan mo sa doktor mo. Na kailangan mapirmahan yon, at saka kailangan din ng medical result or medical certificate na galing sa doktor mo na pwede kang mag-travel. Ibig sabihin, pinapayagan ka na doktor mo na mag-travel. Hindi ka risky at saka malakas ka. And then, PCR test. It should be negative. Kailangan 48 hours prior to departure. So, sasabihin po lahat, nandoon lahat ng mga kailangan mo, requirements na kailangan mong isend sa kanila. Siyempre, nandyan din po yung passport copy mo or Emirates ID mo kung kailangan. At ano pa? Ayan, pag okay na, kumpleto na po lahat, i-inform po kayo kung saan po yung PCR test gaganapin. Nung sa amin po, actually nakadalawa po ako eh. Nung una, sa Sharjah, sa Rolla Park, nandun po yung isang site. At saka nung last, nung July 15, pinapunta po kami sa lahat. Pinapunta po kami lahat sa OWA office. So doon po kami nagkaroon ng swab testing. Ang kagandahan po kasi libre lahat. Napakahirap po pag nasa Dubai ka tapos wala kang trabaho o walang flight. At pag nakuha ka po, napasama ka sa repatriation, napakaswerte mo po kasi libre lahat. No, libre lahat. Kaya napaka saya ko, napakaswerte ko kasi napasama ako. Hindi lang po ako, kahit po yung asawa ko napasama din. Gusto ko pong magpasalamat, no, sa ating Pangulong Duterte, dahil sa kanya pong ginawa, talagang hindi niya po kinalimutan ang mga OFW. So, nung nakapag-swab test na po kami, dumating po yung result namin on the next day, following day, 16 in the morning, nandyan na po yung result. Pag nag-negative ka, kailangan mong i-print lahat ng documents mo, kasi yun po yung ipapakita mo sa Philippine Airlines doon sa pagpasok mo sa boarding pass na, pag gusto mo nang kumuha ng boarding pass mo. Siyempre, i-forward din sa yung ticket. Sa group chat po, doon po sinasabi lahat ng coordinator ng UWA, lahat ng mga kailangan. Requirements mo sa pag-travel na kailangan inaka-print para walang magiging problema pagdating doon sa check-in counter. Nung nakasakay na kami, in short, nakasakay na kami, libre po ang ticket, libre po ang pagkain sa loob ng Philippine Airlines. Bibigyan po kayo ng PPE on the time na mag-check-in ka sa pag-check-in mo ng luggage mo. Confirm sa'yo. Bibigyan ka ng mask, merong sanitizer, merong yung face shield. Lahat po bibigyan kayo para yun po yung susuotin mo the whole duration, ng nasa plane ka. Kailangan gamitin mo yun. No? So, in short, nandun na kami sa plane, libre lahat ng pagkain. At paglabas po doon sa airplane, paglapag po sa airport, lahat po ay aasikasuhin pa rin ng UWA. So, i-assign kayo, magkakaroon po kayo ng briefing, at i-assign kayo kung saang hotel kayo pupunta, kung saang hotel kayo dadalhin. No? Libre pa rin po ang hotel. Actually, magkaroon po kayo ng quarantine na 14 days. At on the next, after the completion of 7 days, magkakaroon po kayo ng swab test. So, pag nag-negative ka, you still have to complete the 14 days of your quarantine period. No? Kahit po sabihin natin na negative ka, or kahit man sabihin natin na fully vaccinated ka, kailangan mo pa rin kumpletuhin yung 14 days quarantine mo. Bakit?
ang Dubai po kasi or ang UAE ay naka-red list. Ang iniiwasan po ng government natin ay yung contamination po ng Delta variant. So, ang government po natin ay talagang nag-iingat para din sa kapakanan natin. So, pagdating mo, na nandun ka na sa hotel, libre po lahat, ang pagkain, at saka take note, ang hotel po ay hindi lang basta-basta. Ang hotel po ay 5-star hotel. Maganda, may wifi, libre ang pagkain, may kape, ipapakita ko po sa inyo lahat, kompleto po lahat, may TV, matulog ka for 14 days, kain, tulog ka lang. Kailangan mong magpalakas. Para pagdating po ng 7th day ng swab test, mag-negative ka at pagdating po ng 14 days, makaka-uwi ka kung saan mo gustong umuwi. Siyempre, bibigyan po kayo lahat ng form. No? Sa amin na batch, sa airport pa lang ng Dubai, binigyan na kami lahat ng form. O doon po pala sa, sorry, doon po pala sa airplane, sa airplane, nasa loob kami ng airplane, binigyan na kami ng mga form na kailangan namin fill upan. Para pagdating po doon sa airport, hingin na po lahat yun. Meron pong OWA, merong Bureau of Quarantine, meron pong Bureau of Custom, meron pong DOH, Department of Health na mga form na kailangan mo pong fill upan lahat yun. At depende kung saan po kayo lalapag kasi kami nandito po kami sa Davao diretso lahat. So dito kami nag-quarantine. So ang ganda ng quarantine hotel namin na ginamit. So dito, meron din po kami tinatawag na Safe Davao na kailangan mo mag-register. Nandun po yung quarantine, nandun po yung bar QR code mo. So kailangan yun para sa lahat ng pupuntahan mo, pag niskan mo yon, safe ka kasi nandun yung result ng swab test mo. So ano pong mga dapat dalhin? Actually sa hotel meron po silang mga binibigay pero hindi po lahat. Kailangan nyo pong magdala. Kung halimbawa ikaw nag-apply ka ng repatriation program tapos natanggap ka, nabigyan ka ng pagkataon ng mga kasama, swerte mo, ito po ang mga bagay na dapat mong dalhin. So, number one, kailangan mong magdala ng sabong panlaba. Kasi sa hotel, wala pong ibibigay na sabong panlaba. Ang binayaran lang po ng government natin sa hotel is yung meal, yung hotel mismo, yung room, at saka merong kape, pero limited. Merong shampoo, pero limited. So, kailangan mo pa rin po talagang dalhin. Pangalawa, kailangan magdala ng shampoo. Pangatlo, kailangan magdala ng vitamins. Pangapat, kailangan mo magdala ng extra na kape kung mahilig ka sa kape. Panglima, no, siyempre, magdala ka ng mga prutas-prutas. Depende po sa iyong pangailangan. At tulad sa akin, hindi naman ako mahilig magkape pero may kape ako. Meron pong libreng tubig pero ang tubig po ay limited. So depende po yan sa in-house pairing nyo or sa hotel kung papayagan kayo na magpa-deliver. Pero mostly napakaigpit po talaga, hindi sila pumapayag na magpa-deliver galing sa labas. Kung gusto mo naman bumili, meron sila sa hotel pero alam mo na pag hotel medyo pricey. Pero yun nga lang, kung wala kang choice, kung ayaw talaga nila magpa-deliver ng galing sa labas, kailangan mong dalhin yung mga bagay na yan. Prutas, kung ikaw ay buntis, no, napaka, or kung may extra money ka, magdala ka ng, magbumili ka ng mga mushroom soup, para hindi po sa lahat ng panahon ay merong sabaw po yung meal na hinahatid. 3 times a day po yung meal, on time po yan. May time na madelay pero syempre nagluluto sila, nag-prepare din. At saka next is yung mga vitamins ng buntis, kailangan po talaga yan. Pag ikaw ay buntis, kailangan mong bumili ng yung mga pregnacare, yung mga vitamins na iniinom mo kasi hindi basta-basta. Kasi pag hindi ka piniyagan, so wala ka magawa kasi yun yung rules ng hotel at saka ng OWA or ng DOH or ng IATF.
kailangan mong sundin ng lahat ng bagay na yan. No? So, huwag po kayo mag-alala kasi pag nakasama ka, hindi naman po kayo pababayaan. Yun nga lang, yung mga personal needs mo na kailangan mong dalhin kasi napaka-importante po yun. Ano pa? Maliban sa mga facilities or yung mga linen or yung mga gamit sa loob ng hotel, nandyan po yun, libre po yun. May gusto mong mag-request ng extra water, meron po yung complimentary. Kaso nga lang, pag talagang mahilig ka sa tubig, kailangan bumili sa kanila kung hindi kayo papayagan na magpa-deliver from outside. Depende po. Depende po sa in-house parent or depende rin po sa management ng hotel. Kung papayagan kayo. Yung nga lang, talagang napaka-strict. Kung payagan po kayo, di mas maganda. Yung nga lang, napaka-strict po. Kasi ang pagkain nga, nilalagay lang nila sa labas ng pintuan mo, merong upuan, doon lang nila ilagay yung pagkain at saka yung ginagamit nila na yung pong ginagamit nila na mga utensils ay puro mga disposable. So sa akin, okay lang. Tuwang-tuwa ako. Hindi tayo pinabayaan ng gobyerno. Meron pong iba na nagagalit kasi bakit hindi na lang i-lift yung ban? Ano daw yung purpose? Bakit ayaw i-lift? Meron naman repatriation. Siyempre, limited po ang pagpasok. Kung pinayagan natin, example, yung mga bansa na naka-red list, papunta dito sa Pilipinas, pinayagan natin na magkaroon ng inbound flight. Ano? Maupuno po agad lahat ng quarantine facilities natin kasi hindi ka naman pwedeng pabayaan na lang na umuwi agad doon sa bahay mo at hindi po kaya ng LGU lahat yan na i-shoulder na kailangan mo magkaroon ng 14 days quarantine period. No? Eh, pag nag-positive ka pa, mag-extend na naman yun. So para magkaroon ng pag-control ng mga pumapasok na mga OFW galing sa mga red list countries, nagbaban po sila. No? Talagang ganun po mga kababayan, ang government po natin ay gumagawa ng paraan para sa atin din naman to stop the spread of the Delta variant and any other contagious viruses. Para din naman po ito sa atin at sa pamilya natin. Ang atin lang po, napakahirap kasi kahit ako, matagal din naman po ako naghintay ng quarantine period ko. Ng repatriation application ko. Matagal din naman na-pro, matagal din akong natawagan. Pero wala akong magawa kung hindi ako matawagan at wala akong magawa kung hindi ako makaalis. Kaya ang gawin nyo po, pwede nyo pong i-follow up ng i-follow up kasi meron din po silang mga priorities. Priorities po nila yung pong pregnant na kailangan makaalis before 35th weeks of pregnancy kasi hindi na sila pwede mag-travel. Next is yung pong mga overstay na masyado na nagbabayad na sila ng overstay nila na wala na silang mga trabaho, wala na talaga silang pera, na nagbabayad pa rin sila ng inuupahan nila kasi ang partition po sa Dubai, napakaliit lang po niyan, 800. Ang 800 po is more than 10,000 na po yan. Halos mga ganon sa Pilipinas. So, napakalaking pera na kung isipin natin dito. So, ano pa, yung mga medical needs or may mga medical assistance, may mga medical problem, yun po yung mga inuuna nila. Pero yun po yung, kaya doon po sa application, makikita mo po doon lahat ng pwede mong i-check kung yun ay applicable sa'yo. At yun po yung inuuna nilang tawagan. So, atin po intindihin yung government natin. Basta masabi ko lang po, hindi po pinababayaan ng Duterte administration yun pong mga OFW natin. Galing sa paglipad, swab test libre, plane ticket libre, quarantine libre, pagkain tanan libre, at hindi lang basta-basta quarantine facility, kundi napakaganda. Kaya sa simpleng paraan, para makabawi naman po ako sa ginawa ng gobyerno sa atin sa pagmamahal po ng ating Pangulong Duterte sa mga OFW, ginawa ko po itong video na ito para pasalamatan at ipaalam sa mundo na bagamat tayo po ay nakakaharap ngayon ng mga pagsubok, pero ang Duterte administration po ay hindi po tayo pinabayaan sa pamamagitan po ng mga sangay na gobyerno, IATF,
Bureau of Custom, Department of Health, Bureau of Quarantine, BOQ. Basta meron akong nabasang BOQ. At saka yung konsulado po natin sa Dubai or Dubai Consulate, OWA. Maraming salamat po, DFA. Marami po ang mga Pilipino na naapektuhan ng sobra sa iba't ibang bansa. At dahil po sa inyo, nabigyan niyo po kami ng mga pagkakataon na makauwi sa aming mga pamilya, at hindi lamang po pinauwi. Libre po lahat. Nabigyan din po kami ng cash assistance. Maraming salamat po sa coordinator po namin na nag-asikaso sa amin, at sa lahat po ng staff ng Dubai Consulate, maraming salamat po sa inyo. Hindi po sapat ang pasalamat lang, alam ko, pero maraming salamat po sa lahat ng staff. Napakabuti nyo, very accommodating. Kahit po nung swab test na ginanap, yung ginawa natin sa consulate office, hanggang anong oras po nandun pa kayo, nag-asikaso. Although na medyo natagalan, pero alam kong hindi lang kami ang napagod sa pagpila, maging kayo man din, dahil nag-extend pa rin kayo ng inyong mga trabaho. Maraming salamat po sa inyo. Open nyo lang po yung link. I-direct po kayo sa isang form, tapos kailangan nyo pong fill upan yung form. Ayan. So, fill upan nyo lang po lahat ng mga tanong. Ayan, for example, ganyan. Lagay nyo po date of birth, gender nyo. Lagay nyo po yung mobile number kung saan. Sa mobile number po, dyan po kayo iko-contact ng taga-OWA. Lagyan nyo rin po ng passport number. Ayan. Emirates ID po ninyo. Kung visa holder po ba kayo. Kung saan lugar po kayo nabisahan. Dubai po or Abu Dhabi. Purpose of stay in the UAE. Lagay nyo po dyan employment. Kung kayo po ay may trabaho, ilagay nyo po dyan employment. Kung hindi naman po, tourist kayo or visit visa, ilagay nyo dyan. Kung kayo po ay husband visa, ilagay nyo po dyan, spouse. Yan. Are you an active OWA member? Yan, ilagay nyo po dyan. Kung yes, kung saan po itong OWA member? Halimbawa po nakapag pa-verify po kayo ng inyong visa sa OWA, so ilagay nyo po yes. Kung hindi po, ilagay nyo po no. Reason for request for repatriation, yan. Dito, sa request na to, dito rin nakabase anong dahilan bakit kanila tatawagan at mapasama sa repatriation program. Una is, halimbawa po, dahil nga po sa nakaban pa rin ang UAE, halimbawa canceled flight ka, nag-book ka ng flight around April, tapos hanggang ngayon na-cancel po yung visa nyo, yung flight nyo. So, ilagay nyo po yan, cancel. Wala pong problema kahit ilan po yung ilagay nyo dyan. Cancel flight po kayo, tapos wala na po kayong visa. Tapos, matagal po kayo na nakastay na at nag-overstay na po kayo, ilagay nyo rin po dyan. Absconding case kung meron po, kung meron po kayong police case. Pwede nyo pong lagyan lahat yan, basta totoo.
Halimbawa po, yan, expired na, cancel na yung visa nyo, kaya may overstaying ka na, pwede rin po yan. Ayan, pag pregnant po, isa din po ito sa importante. Pregnant, ilagay nyo po kung ilang weeks. Kasi, ang required po na pwedeng mag-travel is hanggang 34 weeks. So, ilagay nyo po, halimbawa po, 29 to 34 po yan, ganyan. Tapos, in-next nyo, tapos in-next po natin. Yan, next of kin or contact person in the Philippines. So, lagyan nyo po yan lahat. Hala, sagutan nyo po lahat yan. Sagutan, sagutan. Contact number in the Philippines. Okay, pagkatapos po niyan, pag sinend nyo po, pasok na po yan doon siya lahat. Meron po silang i-email sa'yo na ang sabi is, natanggap na namin ang inyong application. Maghintay na lang po kayo na kayo ay matawagan. Ayan. Okay. Doon po sa nilagay nyo na email, doon po yan didiretso. Questions or kung na-fill up nyo na po lahat ng mga tanong doon sa form, online form, ito po ang sasabihin nila sa'yo. Mag-i-email po yan sila sa'yo na ganito. Thanks for filing in 2021 repatriation program. So, ibig sabihin po, yun pong pinasa nyo na application, natanggap na po nila at saka nakalagay na po yun doon sa kanilang list. So kung ang iyong ito po yung application ko. So nilagay po diyan Dubai. Ang sa akin po expired lang or canceled visa. Kasi wala na po akong visa actually. So kung ano po yung ano diyan, ni-required ng mga ni-required po nila ng mga documents na kailangan i-submit, i-submit nyo lang po. Passport copy at saka visa copy. Ako naglagay po talaga ako dyan. Kasi hindi rin naman po siya magpo-proceed sa next kung hindi po yan nakalagay. So, kailangan nyo pong fill upan lahat yan. And then, ito na po yung matatanggap nyo na email. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo pong i-follow up, pwede po kayo mag-message sa OWA. Meron po silang number, WhatsApp number. Pwede nyo po silang i-message araw-araw to follow up ng inyong application. Magre-reply naman po yan sila pag nabasa po nila yan. Actually, mabilis naman po silang mag-reply. Pwede nyo rin po silang tawagan to confirm na natanggap po nila yung application nyo. Wala pong problema yon. Mas okay po yun siya. Ang kagandahan lang po kasi na na-message at pwede mo silang tawagan. At the same time, pag nag-message ka lang, pag nag-reply sila, sasabihin po nila kung ano po yung mga bagay na kailangan nyo pong gawin. Tapos, maghintay na lang po kayo ng tawag kung talaga pong mapapasama kayo dun sa repatriation. Kasi, nung nag-message ako sa kanila, tapos, ang reply sa akin ay marami daw po talaga ang nakapila. Umabot na po ng 6,000 na mga OFW na documented and undocumented OFW na nag-apply for repatriation. So, swertihan din po talaga kung makasama. Kasi mostly po ang sinasama po talaga nila sa mga ganto ay yung mga buntis. No, merong mga medical problem, need ng medical assistance, yun po talaga yung mga inuuna nila. No, so, ayan. Yan po yung naging experience ko po nung nag-apply ako ng repatriation program. Hello, good morning sa lahat. Pasensya niya, madilim yung background ko. Alam niyo na, basta mahirap. Wala tayong ring light eh. Basta mahirap, ganun talaga. So, ngayon po ay mag-impake tayo dahil ang biyahe natin mamaya, yung departure time natin is 6:25 at kailangan nating maging maaga papunta ng airport. So, mag-impake na tayo.
natin. Yeah, magic lang natin yan. Magic wand. Igosum, impactum, chikolate, chikulurum. Charan! Ayan, ready na. So, kuklose na natin. So, nandito na kami sa Dubai International Airport, Terminal 1. Nasa Area 5 kami. Naghihintay po. Dito lang muna kami nilagay, holding area. Idiretso po kami mamaya doon sa Area 4 para sa check-in luggage. So, update lang po para mamaya. Ito yung mga gamit ko. Dalawang luggage lang ako. Napakaganda po talaga ng pamumuno po ng ating Pangulo Rodrigo Duterte. Dahil po sa kanya, patuloy niya pong pinagsisikapan na makauwi po yung mga kababayan nating OFW. At tigit po sa lahat, yung po kasing UAE ay part po ng nakasama po siya sa red list dahil po sa Delta variant. So, pinapauwi niya po yung iba sa pamagitan ng repatriation program. At the same time, nag-iingat po na hindi po dumami yung pong mahawaan ng Delta variant. So, ayan po, marami po kami at marami din po yung buntis. Kasi po yung buntis yung po yung mga inuuna para makasakay. Dahil sila po yung merong mga medical mga medical assistance kailangan. So update po mamaya ulit. Makauwi na rin at ngayon po ay nasa boarding gate na. Nag-open na maya kasi maaga. Ang actually ang alis ay 6:25 at ang oras namin ngayon ay 5:35 na. Ang bagal kasi namin dun sa pagkuha ng boarding pass kasi ang haba, ang dami naming nakapila. Inuna po kasi yung mga buntis. Tapos inuna din yung mga taga Abu Dhabi. Pero okay lang naman ito. Napunta na sa boarding gate namin. Tapos yung aming sasakyan from Dubai, diretso na po kami ng Davao. So lahat po ng galing ng Dubai at saka Abu Dhabi, halo-halo po yan, diretso na po kami lahat ng wala na itong gagawin. Wala naman. Wala po. Diretso na kami lahat sa Davao. Doon na kami lahat magka-quarantine. So, ayan. Pasok na kami. Nasa, ano ba nakalagay sa D16 yata. Boarding gate. So, punta tayo ng D16.
upuan. Kasi nasa bintana ako, kasi yung katabi ko po. Tapos kasama niya yung asawa niya sa nakiusap na magtabi na lang sila. Ang nangyari dito ako ngayon sa bintana. Kasi lang naman, ayan, punong-puno. Nakakatawang eh, sinulit talaga nila yung pasahero para hindi masayang yung biyahe. Sa labas, social distancing, pagdating dito, punong-punong naman. Dikit-dikit na. So, okay lang. Kamusta po kayo? Nandito na po ako sa hotel. Nagpahinga na ako saglit dahil sobrang pagod talaga. At ngayon, ipapakita ko na po yung hotel. Actually, napakaganda po talaga siya. So, ayan, SM Lanang. Kaso hindi lang talaga pwedeng maligo. Dahil naka-quarantine tayo, hindi pwedeng maligo. Pero ayan, okay na. Yan yung private pool nila for the guests and the residents. Parang kilala ko yung mga nandito. Ayan. Nice. Malaki. Malaki yung Acacia Hotel. Pwede siyang ma-recommend. Ayan. So, this will be my temporary home for 14 days. I will be staying here for 14 days, and hopefully on the 7th day
there will be no problem with my swab test. So pag negative yung swab test mo, you still have to complete the 14 days. Kasi sabi talaga nila ang UAE, if you are coming from UAE, UAE is red list siya. So hindi ka talaga pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin na 7 days lang nag-negative ako on the 7th day sa swab test, so pwede na ako umuwi. Actually, it's not like that. At saka, hindi rin ibig sabihin na kumpleto ka na sa vaccine, pwede ka nang umuwi. Hindi rin pwede. So, ayan. So, that's it for the moment. I will also inform you about the food. How is it? Is it taste good? Actually, masaya na ako. Tuwang-tuwa na ako sa ganito. Hindi ko naman in-expect na ganito. Kasi first, napakaganda na ng pagtrato sa amin ng OWA. So, I would like to say thank you and extend my appreciation to the Dubai Consulate OWA team for giving us extraordinary. Pero, accommodating talaga sila. Lalo na po yung coordinator namin, si Ma'am Sheila. So, maraming salamat. Napaka masaya na kasi aside from naka-uwi kami, libre pa, at saka naka-quarantine pa kami, naka-hotel pa kami, and it's not that an ordinary hotel, you know. It's a very nice hotel. It's amazing. So, masaya. Although na ang pag-alis ko sa Dubai ay medyo malungkot kasi siyempre nandun yung trabaho, pero kailangan eh. Salamat din po sa lahat ng mga nakikinig at lahat na nakapanood nito. Ito po isang paraan para maipakita po natin ang sa buong mundo, sa buong Pilipinas, ang kabutihan na ginawa po ng ating gobyerno na hindi po tayo pinababayaan. So, maraming salamat po at patuloy niyo pong suportahan ang Matulungin Pinoy TV. Sa inyo pong pagpapanood, sa inyo pong pag-share, pag-comment, pag-like, marami din po kayong mga matutulungan ng mga Pilipino. Ngayon po, kayo ay nanonood ngayon. Sa ganitong oras, meron po kayong matutulungan. Dahil ang video po na ito, ang akin pong mga videos, ang akin pong channel, ay totally for all the Filipinos na less fortunate at deserving po tulungan. Hindi po ako mayaman, kung ano po yung kaya kong itulong, yun po ang aking itinutulong sa iba. Maraming salamat po. Matulungin Pinoy TV, the channel that cares for you. Bye!